Yo, what's up, guys? So, ito yung update sa aming mini farm sa ngayon. Naka third harvest na kita, no? Naka third harvest na kami. So, ito yung kalagayan ng aming bill paper. So, dulot ng tag-ulan. Medyo nagka-lanta yung mga pananim namin na iba. So, kahit pa paano, may makukuha pa naman tayo sa ngayon. Kahit ang panahon natin ngayon ay paiba-iba. So guys, ito yung bill paper namin. At ayun naman ang hot paper. O tinatawag na siling labuyo. So guys, ito yung bill paper. Dulot nga ng tag-ulan. Mostly na nabubulok. Ito yung disadvantage tuwing tag-ulan ng bill paper. Kisa sa ibang variety ng mga paper, matitibay sa tag-ulan. So mga ganitong variant, madali silang nalalanta at nahuhulog yung mga bunga. So sa ngayon, mag-harvest kami ng bill paper. Kasi sayang, mahuhulog lang. Kahit pa paano, makapag-binta tayo at kumita kahit pa paano. So guys, ito yung kalagay ng aming bill paper. So dulot ng tag-ulan, nalalanta yung ibang puno at ang ibang bunga, nabubulok. So yung kamatis namin, nalalanta na. So naka third harvest lang kami. Basket. Thank you.
feeling vlogger. Harvesting time. So guys, ito yung harvest namin na bell pepper. So hindi ganong kalawak yung aming mga pananim. So kahit pa paano, kumikita pa rin naman. So guys, ito yung last harvest sa aming kamatis. So lanta na yung puno. So yan, patay na yung mga ibang dahon. So sayang naman kung tatanggalin yung puno. So may makukuha pa naman. Orang soda. Hey, ito, yung kamsig niya, ano, nemod ito, bing. Kaunan sa San Roque. Irag yung butang, dito sa ano. Hindi. Bisa, pot. Mm-hmm. Kawan ito, hydroponics. Tapos, meron, may latubig eh, dito. Sige, laturo, tubig. Ah, nabigay. Hindi, dito. So guys, bisitahin ko yung aming mini farm dito. So kumusta na kaya yung aming ampalaya? So nakailang harvest na kami dito guys. So sa ngayon siguro nalalanta na nang dahil siguro sa dulot nga ng palaging pagulan at matanda na siya. So nakailang harvest na kami dito, siguro mga 8 beses, approximately 8 or 10. So ito na yung kalagayan. So yung average size ng ampalaya na dito guys ay hindi na gaano kalaki yan. So dulot nga ng matanda na yung ampalaya. So kadahilanan rin ng tagulan. So yun, nakapagbinta naman kami at bawi naman sa puhunan. Kahit pa paano, kumikita pa rin. So sa pagpa-farming guys, ano lang, tsaga-tsaga lang. So at least kumikita. So ito yung sweet corn. Ito naman yung upo. So mga bagong pananim namin, ito yung mga sweet corn. So anyway, so malaki-laki naman yung kinikita namin dito sa aming ampalaya at times 2 yung kita namin at bawi na yung capital. Bali,
by next month. So magre-renew na kami mga sa aming mga bagong punla. So siguro ang palaya pa rin or Oppo para makapagpahinga yung lupa. So baka lumiit yung average ng size ng ampalaya kung or mga bansot kung ampalay pa rin yung itatanim namin. So malawak-lawak itong ampalaya hanggang doon sa baba. Yun lamang guys, update dito sa aming mini farm sa ngayon. Mag-upload pa tayo ng maraming video sa ating agri-farm business. So may kita sa pagpa-farm, basta matyaga ka lang at may puhunan syempre. Yun naman guys, at maraming salamat sa pag-subscribe, sa pag-subaybay sa aming vlog. So thank you for watching. Abangan sa next video dito sa aming mini farm. So may mga bagong project pa tayo na gagawin at mga update dito sa aming mini farm. So yun lamang. Maraming salamat.